Hi guys, good day ulit sa inyo. So meron na naman tayong isang magandang discussions ngayong araw na to. So mukhang napapanahon po itong i-discuss natin na topic na to, kasi ang discussions natin is how to cut your losses, or aalamin natin kung bakit kailangan natin as a trader or investor sa stock market na bakit kailangan ko ng mag-cut loss. Ayan. So ito kasi yung isa sa pinakamahirap po na pwedeng gawin ng isang lalong-lalo na yung mga trader. So, di ba nag-in out ka sa mga stock na hawak mo sa kanya. Kahit mga penny stocks, blue chips, pinupuntahan kasi ng mga traders. Yan eh. So, hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari sa kanya. Kaya normally ginagawa yung cutting your losses. Ngayon, marami po sa atin mga emotional ng konti sa mga stocks na hawak natin. Nahihirapan tayo mag-cut loss sa kanya. So, alamin natin kung ano mga elemento meron yung cutting the losses para mas madali natin siyang ma-execute or magawa ito, at yung kahalagahan po ng pagka-cut ng ating losses. So, alamin po natin dito sa video natin na ito ngayon. Okay? Ayan, so guys, welcome back dito sa ating trading channel. So, yun nga, pag-uusapan po natin yung tinatawag natin na cutting your losses naman. Kasi alam natin ito yung isa sa mga fundamentals na kailangang makabisado ng isang stock trader. Kasi kaya mo kasi guys, protektahan yung capital mo dito sa stock market. Eh. Kasi pag nawala yan, so normally kasi yung mga nagtitrade sa stock market, yung mga empleyado na kagaya natin, so ang hirap makaipon ng buying power pag medyo nalalagas po ng nalalagas yung ating capital. Ayan. So diretso na tayo dito sa ating discussions. So bakit kailangan kong mag-cut loss? Okay, so as usual guys, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So i-browse mo po na maigi yung channel natin. So ang trading channel kasi nito, yung talagang purpose natin dito is maibahagi po yung experience natin as a part-time worker and then part-time stock trader sa PSE market. So marami pong topics diyan na pwede nyong matignan. So yan po yung mga experiences natin habang nagtitrade tayo sa stock market. Okay? So ayan. So meron tayong tatlong topics na gustong ibahagi sa inyo or i-discuss dito sa topic natin ngayong araw na to, para mas lalo po nating maintindihan kung ano ba itong tinatawag natin na cut loss. Okay? So yan, ang una yung didiscuss natin, ano ba yung tinatawag na cut loss. So bakit kailangan natin mag-cut loss, at ano yung interpretation natin dito sa term na to. Okay? So next po, ayan, ito yung kauna-unahang tanong na kailangan sagutin ng isang nag-stock trading sa PSE market natin, lalong-lalo na yung mga bago po na kasama natin. So bakit nga ba ang hirap mag-cut loss sa hawak natin ng mga stocks? Kahit nakikita mo na negative 50% na yung hawak mo na stock, hindi pa rin tayo makaalis sa kanya. So nagiging emotional tayo, at sabi natin nung una trader tayo, pero pagdating ng araw sasabihin mo na lang investor na lang ako, kasi in time babalik din naman itong stock ko na to, di ba? So ganun yung normal na mindset natin. So alamin natin bakit sobrang hirap mag-cut po ng mga losses natin. Okay? So next, ayan. So ito siguro yung isang topic na pwede kong ibahagi sa inyo. Maraming paraan para mag-fit sa psychology po natin yung pagka-cut ng ating losses. So meron tayong several examples kung ano yung mga ginagamit natin during trading. Baka po makatulong sa inyo or mag-fit sa inyo, at pwede nyo magamit din para hindi kayo hirap-hirap na mag-cut po ng inyong mga losses. Okay? So punta tayo dito sa pinakaunang topic natin. So ano ba yung tinatawag na cut loss? Ayan, so discuss natin. So ayan, so unang-una, definition natin ng cut loss is pagbenta ng isang lugi na stocks. Ayan, so di ba sabi ko nga sa inyo, yung stock trading po natin is kinukonsider natin as a type ng business. So kung lugi ka na sa stock na hawak mo,
So, yung cut loss, pwede mong sabihin na pagbebenta ng isang lugi na stock. So, bakit ka nagbebenta ng palugi sa stock na hawak mo? Ba't di mo na lang siya antayin, di ba? So, kagaya din po ng ibang businesses natin. Halimbawa, nagtitinda ka ng mangga, di ba? Tapos, sobrang hinog na yung mangga mo, malapit na siyang mabulok, para maubos po siya. So, ibibenta mo na siya ng palugi para kahit papano makabawi ka doon sa pinuhunan mo sa kanya. So, marami pong instances na ganyan yung nangyayari sa mga businesses natin kung saan nagbebenta na po yung businessman ng palugi para kahit papano meron pong bumalik sa kanya na konti, may dagdag niya sa kanyang capital ulit. Okay? So, yun yung first definition natin. Yung second definition is, ito naman yung makakatulong sa mindset natin kung nagbebenta na po tayo ng isang stock na nalugi na tayo. So, isipin mo na lang, isang protection po ito sa iyong capital. Parang insurance, di ba? So, buwan-buwan, nagbabayad tayo ng halimbawa life insurance. So, although hindi yung pa naman kailangan sa panahon na to, yung life insurance mo, in the time na kailanganin mo na siya, so, may iipong kasi yun, di ba? So, in time, meron kang mabubunot na makakatulong sa mga naiiwan mo, maiiwan mo kung life insurance yung kinukuha mo sa kanya. Dito naman, ini-insure ng pagka-cut loss mo na maproteksyonan yung capital mo kasi nahihinto na po yung pagbabawas sa kanya ng negative sa yung portfolio. So, halimbawa kasi yung stock na hawak mo is patuloy pa rin bumabagsak. Pag hinawakan mo siya ng matagal, so kagaya nung nangyari yung stock market crash natin, kita mo naman halos lahat po ng stock is nangalahati po yung kanyang value. So yung capital na iniingat-ingatan mo, nawawala na yung value niya sa ngayon. So hindi pa natin alam kung kailan babalik yung stock market kasi nga ngayon maraming company na medyo lugi-lugi pa, di ba? So kailangan mong gawin tong cutting your losses para hindi na masyadong mabawasan pa yung capital mo. So, yan po kasi yung pinaka-lifeline ng isang stock trader. Pag wala kang capital or maliit yung capital mo, kahit ang tataas ng gain mo, 20%, 30%, hindi masyadong magja-jump yung value ng iyong portfolio. Unless kung medyo malaki yung capital mo, kahit 5%, 10% lang yung tinataas niya, malaki po yung impact niya sa gain na nakukuha mo sa kanya. Okay? So, next. So, pwede mong i-consider itong cut loss na realization mo na hindi na gumagana yung idea mo sa isang stock. Halimbawa, bumili ka sa support ng isang stock na hawak mo, di ba? Kasi ang strategy na ginagamit mo is buy on support, sell on resistance. So, malapit sa support yung current price niya, bumili ka, and then suddenly, bumagsak siya. So, kailangan mo na mag-cut loss sa kanya kasi hindi na po pwede yung idea mo na bounce on support yung mangyari sa kanya kasi lumagpas na siya eh, bumagsak na siya dun sa pinaka-support na area mo. Ayan. So, yan po yung mga definitions natin dito sa tinatawag na natin na cut loss. Okay? So, punta tayo dun sa ating isang example. Ayan. So, kung makita nyo dun sa YouTube channel natin, puro gains yung nakalagay dun, di ba? So, meron tayong isang example dito kung saan nagkaroon tayo ng cut loss dati dito kay FNI. So, nakapag-ipon ako sa kanya nung huli. So, I think more than 60,000 yung nabili natin na share sa kanya sa average price na 1.72. So, makita nyo dito sa bandang right side. Ayan. So, nalugi po ako sa stock na to. So, nung binenta ko siya, meron na akong loss na negative 8,585.75 sa capital ko po sa kanya na 112,000. So, yung total na capital ko is around 120,000. Nag-loss na ako sa kanya ng 8,000 at ang lumabas is 112,000 na lang sa kanya. So, ayan. Yan po yung reality ng trading, guys. So, hindi po lahat ng panahon is nananalo tayo sa stock market natin. So, sabi nga natin, ang stock market is cycle ng mga prices. So, meron siyang up, meron siyang down. Pag nagkataon na mali yung nakuha mo or yung decision mo doon sa pagbili sa kanya at naging opposite yung galaw po ng market, naglo-loss ka talaga sa stock market. So, ang kailangang i-insure mo lang is most of the time, nananalo ka dito sa mga tradings natin and then less of the time, nagkakaroon ka naman ng mga
losses sa kanya. Ayan. So, for this example, nag-loss tayo ng 8K dito po kay Fero Nickel. So, tignan natin kung ano yung nangyari dito sa stock natin na to. So, ito po yung chart ni Fero Nickel. So, itong side, kung meron siya, may nakita kayo na trend lines, di ba? So, ang ginawa ko sa na strategy dito sa stock na to is yung tinatawag natin na trend following. So, nakita nyo yun naman dito sa area na to, dito sa may mouse natin. So, patuloy na umakyat yung stock price, di ba? And then, nung hindi na ako nakahabol dito sa side na to, di ba? Kasi medyo mataas na siya. Inantay ko mag-rebound yung price pabalik ni FNI. So, inabangan ko siya dito sa may support area natin. At nung magkaroon siya ng sudden upward move, sumabay ako sa kanya. So, bumili po ako sa kanya ng ilang beses. At then, nakapag-average nga po ng around 1.72 pesos yung nakita niyo po sa kanya. At then, suddenly naman, nagkaroon siya ng 3 very red candles sa kanya. So, dito sa area na po ng araw natin, dito po ako bumili kay FNI nung nakaraan. So, meron kasi siyang lumabas na bad news. So, nung time na to, matinding pinag-uusapan yung nickel ban sa bandang Indonesia. And then, suddenly, nung sinabi ng Indonesia na magbubukas na ulit yung operations, so, naging negative yung sentiment sa nickel naman na production sa Pinas. Ibig sabihin, magkakaroon ng maraming supply. So, itong si Fero Nickel, bababa yung value niya. Kaya naman, nagbentahan po yung mga traders natin sa kanya. So, nag-cut loss ako sa kanya dito sa malaking red candle, yung second. So, first red candle, maliit lang. So, tolerable yung loss. And then, next day, so, lalo pa siyang bumagsak. So, ang laki na. Biglang nag-drop siya dito sa ating support line. So, medyo kabado na tayo dito sa time na to kasi lumaki na kagad yung loss natin in just one day. So, nag-loss na tayo ng more than 7.62% doon sa average price natin sa kanya. Kung nakita nyo doon sa previous slide natin. So, kung hindi ko naman siya binitawan, tignan nyo naman guys, nung magkaroon ng pandemic, nag-loss siya ng more than 71% doon sa cut loss area natin. So, ibig sabihin, kung naging sentiment po ako dito kay FNI, hinawakan ko lang siya kasi gusto or ang isip ko is babalik din po kaagad yung price niya. Mas nag-incur pa ako na mas malaking loss sa kanya kasi pwedeng umabot ng around 78% or 79% yung loss ko po dito kay Fero Nickel. Ayan. So, dyan yung makikita yung kahalagan po ng pagka-cut loss. Lalong-lalo na doon sa mga stocks na affected po yung kanilang mga fundamentals. So, maraming ang reason. Halimbawa, yung pandemic natin. Tapos, yung nickel ore exploration ng Indonesia is nag-open ulit siya. So, since hindi na valid yung idea ko sa kanya, so, binitawan ko na siya, di ba? So, mas maliit lang yung natanggap ko na loss sa kanya kaysa no, sana kung hinayaan ko na lang siya ng hinayaan. Ayan, so, yun po yung kahalagahan ng ating cut loss. So, ayan. So, second topic natin. Bakit napakahirap po mag-cut loss sa stock market? So, minsan emotional tayo, di ba? Hinahawakan natin ng matagal na matagal yung stock kaysa kahit na pababa na po siya ng pababa. So, ano yung mga reasons na normally nakikita natin sa mga bago nating kasama? So, ayan. So, meron tayong saying kasi guys, di ba? Winner never quits and quitter never wins. So, itong idea na to na-inculcate na sa isipan natin, talagang na-ibound na sa isip natin noong mga bata pa tayo na huwag kang mag-give up pag nahihirapan ka sa iyong mga ginagawa. So, tama naman, di ba, sa totoong buhay, kung hindi ka magpuporsige, halimbawa, mahirap ka, hindi ka magtatrabaho na magtatrabaho, hindi ka yayaman, di ba? Pero sa stock market is ibang case po siya. So, ang stock market kasi parang isang battle area yan eh. So, maraming tao na nagtitrade sa stock market, so iba-iba yung ideas niya. Minsan, yung idea ng pessimism or pagka-negatibo is nananalo siya. Kaya, bumabagsak po yung price ng stock. So, dapat alam mo kung kailan ka mag-give up sa kanya. Kasi minsan, once maging pessimistic yung mga tao sa isang stock, kagaya ni FNI, tuloy-tuloy po yung pagbagsak ng kanyang price. Ayan. So, ano pa yung mga reasons kung bakit hindi tayo makapag-cut loss?
So, ayan, ito po yung pinaka-common sa mga bago natin sa stock market, no? Ang common notion is, stocks come back later, di ba? So, bumabalik din naman talaga yung stock kasi sabi nga nila, cycle ng stocks, di ba? So, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, totoo naman, marami pong stock or maraming cases na bumabalik po yung mga stocks natin sa kanilang mga original price kung saan tayo bumili at minsan tumataas pa siya ng tumataas. So, tama po yung idea na yun. Kung ang base ng idea mo is doon sa stock na maganda po yung fundamental. So, sabi ko nga as a trader, di ba? Palipat-lipat tayo ng mga stocks. So, minsan penny, minsan blue chips. So, paano pag nagkataon na napunta ka sa penny stock and then suddenly may bad news na halimbawa, biglang nag-close, nagkaroon ng closure yung mining company. So, talagang sasad-sad pabagsak po yung kanyang price. Kaya alamin mo din kahit papaano yung fundamentals po ng stock na pinapasok natin. Ayan. So, hindi po lahat ng stocks na bumabagsak is bumabalik siya. So, mamaya makikita natin marami tayong examples dito sa discussions natin. Okay? So, ang third notion ng mga bago sa stock market is paper loss lang yan. Ayan. So, nakikita mo sa portfolio mo, di ba? Halimbawa, bumili ka ng stock ni ABS-CBN. So, biglang bumagsak yung price niya kasi nga hindi natuloy yung franchise niya, di ba? So, hindi pa naman nagbubukas si ABS-CBN as of this time. Pero, in-expect natin babagsak siya, di ba? So, ang isipin mo, halimbawa, bumagsak siya 20%. So, nakikita mo sa port mo, red, negative 20%. So, sa isipin mo, ay, in time, babalik din yan, babalik din yan lang naman niya kasi paper loss lang yan, di ba? So, in time na makabawi yung price niya, mawawala din yung negative ko sa kanya. So, dyan po natatrap yung marami natin na mga bago sa stock market. So, yung mga umaalis na sa kanya kasi alam yung nangyayari sa company na yon, kayo yung sasalo or maghahawak nung stock na binibenta. So, ikaw na yung maiipit ngayon sa stock na yan. At mag-hold at mag-hope sa kanya na aakyat siya in the future. Ayan. So, tingin tayo ng maraming examples na stock na hindi na po nakabawi nung bumagsak po yung kanilang mga prices. Ayan. So, isang example natin. So, lagi kong ginagamit sa mga examples itong si SurePass natin. Kasi, diyan ko po sa kanya natutunan yung bakit kailangan ko ng mag-cut loss. Kasi, kung mapapansin nyo, nung kasikatan po ni SurePass, umakyat siya ng up to 20 pesos. And as of this time, May 2020, nasa 0.62 na siya. So, nag-loss na siya ng negative 97.4% mula sa kanyang highest peak price. Ayan. So, kung nag-hope ka sa kanya, nagsabi ka, paper loss lang naman to. Ayan, yung katapat niya. So, wala na yung capital mo. 97% ng capital mo na wala na. Kung halimbawa, meron kang 100,000 na in-invest sa kanya. So, 97,000 nun, nawala na. So, 3,000 na lang, bariyang-bariya na lang. Pakain mo na lang sa Jollibee yung matitira. So, I suggest, benta mo na lang siya and then enjoy mo na lang yung 3,000 pesos mo at hayaan mo na lang yung loss mo kasi fundamentally, hindi na makakabawi sa ngayon si SurePass kasi wala siyang product na bago, wala siyang product na tutulong para umakyat po ulit yung kanyang prices. Ayan. So, kaya ingat na ingat po kayo sa mga stocks na hinuhold nyo ng matagal. Ayan. So, next po tayo.